Naranasan niyo na ba ang mabastos, mahipuan o alinman sa mga kahalin tulad nito? Ang paksang ating pag-uusapan para sa araw na ito ay lubhang sensitibo para sa ilang manonood. Patnubay ng magulang ay kailangan. Ayon sa Republic Act 7877 o mas kilala bilang the Anti-Sexual Harassment Act of 1995, ang sinumang lumabag sa naturang batas ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong ng hindi bababa sa isang buwan o higit sa 6 na buwan o di kaya naman ay kailangang magpiyansa ng hindi bababa sa 10,000 o higit sa 20,000, ngunit depende ito sa korte, kaya maaaring makulong at pagpiyansa hindi na ang sinumang mahatulang guilty sa nasabing paglabag. Ayon naman sa Article 11313 of the Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law at pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong April 2019, tumutukoy ito sa gender-based sexual harassment sa pampublikong lugar katulad ng kalye, mga pribadong lugar na bukas sa publiko, mga pampublikong sasakyan at mga kahalin tulad nito. Ang mga LGU o Local Government Units at DILG o Department of the Interior and Local Government na siyang may kakayanan at karapatang magpatupad sa kaugnay nito upang mapanatili ang peace and order at kaligtasan ng publiko. Stalk, paghawak o paghipo o kahit na pagpisil sa pisil ng isang taong hindi ka naman binigyan ng pahintulot o ay maaaring magmulta ng 30,000 piso at makulong ng mula 11 araw hanggang 30 araw at a-attend ng seminar tungkol sa gender sensitivity. Ngunit ang penalty naman sa GBSH o gender-based sexual harassment ay prison correctional o pagkakakulong mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 2 taon at 4 na buwan o piyansa na hindi bababa sa 100,000 piso at di higit sa 1,000 piso o depende pa rin sa korte kung parehas na kulong at penalty ang ipapataw sa'yo. Kaya laging tandaan, maging maingat sa kilos at pananalita. Maaring biro sa'yo, ngunit hindi mo alam na nakakabastos na pala ito para sa iba. Hanggang ngayon ay nagtatalo-talo pa rin ang publiko maging sa social media kung sino nga ba ang mali sa dalawa. Ang nagdamit ng malaswa o ang naakit at nagkasala. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, Again, at huwag ding kalimutang i-click ang bell para lagi nyo akong makita. Iiwan ko muna pansamantala ang katanungan ito at kayo na rin ang humusga. Salamat sa pakikinig at muli, ako po si Chris Elijah at ito po ang White Lion Live Show.